Pinahiya at pinoffload. Tamantalang pag foreign nationals, walang screening na nagaganap. Iniskortan pa, papasok na aeroplano. Bakit? Unang lumabas sa isang social media platform ang di umano pagharang ng immigration sa isang babae. Papunta sana ito sa ibang bansa matapos makapag-ipon at gusto man lang sana matikman ang kanyang pinagpaguran upang makapunta sa kanyang inaasam-asam na bansa. Ngunit hinarang ito pagdating sa immigration at hinanapan ito ng school record. Hinanapan ng diploma, yearbook, transcript of record, bank statement, at pati na rin health certificate. Kaya umusok ang ilong ni Idol Rapi Pulpo nung pinalakay ito sa Senado. Gustong abroad matapos makapag-ipon, gustong matikman yung kanilang pinagpaguran para pumunta ng bansa na gusto nilang mapuntahan. Pagdating sa immigration, sasakay sana sila ng isang commercial flight. Hinarang at hinanapan ng school records tulad ng yearbook, diploma, transcript of records, even bank statements. May mga reklamo ako natatanggap na gano'n. Hinanapan pati ng mga health certificates. Tama ka naman talaga, Idol Rapi Tulpo. Hindi kailangan ipahiya ang sinumang tao na isa pa nating kababayan. At ikinumpara ito ni Idol Rapi Pulpo sa isang mga foreign national na napabalita kailan lang na hindi na pinadaan sa screening at iniskortan pa papasok ng eroplano. Mas lalong umusok ang ilong ni Idol Rapi Pulpo dahil sa ibang pagtrato sa mga may datong na foreign national at iba ang pagtrato sa ating mga pobreng mga kababayan. At ayon pa kay Idol Rapi Pulpo, ang mga merong pribadong jet o pribadong eroplano ay hindi na dumadaan sa masusing inspection. Hindi na ito dumadaan sa x-ray machine. Hindi na kinakapkapan at physical inspection na lamang ang kanilang ginagawa. Hindi naman tayo tumututol at hindi naman tumututol si Idol Rapi Pulpo sa pagpapatupad ng anti-human trafficking at sa anti-human smuggling, basta may patupad lang ng tama. At hindi pa talaga nahimasmasan si Idol Rapi Pulpo. Muli itong sinabi sa kanyang programang Wanted sa radyo na nakapag-file na siya ng isang resolution na kung tawagin ay Anti-Taray Bill. Tama nga naman, Idol, dahil maraming mga kawani ng gobyerno ang mga matataray, suplado, bastos, at nagwawalang hiya sa mga nakikipag-transaksyon sa kanilang tanggapan. Nako po, may kalalagyan na kayo. At wala po itong pipiliin simula sa pinakamababang kawani ng gobyerno hanggang sa pinakamataas na kawani ng gobyerno.